Hello! Kumusta po kayo? Kumusta na po ang ating mga kalagayan? Nag-enjoy ba tayo sa buhay? O naninibago tayo sa panibagong buhay natin? Sa ganitong sitwasyon na ating kinakaharap at ginagalawan, anong pakiramdam ninyo? Nagbago ang lahat. Anong pakiramdam ninyo? Nagbago maging ang ating kabuhayan. Nagbago pati yung ating mga pananambahan. Sa panahon na mayroon tayong problema na kinakaharap, lalo na po sa panahon natin ngayon, anong pakiramdam ninyo? Kayo ba'y nahihirapan? Kayo ba'y nabibigatan? Kayong umaga, nais po ng Panginoon na ipadama sa inyo na hindi kayo nag-iisa. Pangako niya sa kanyang salita, doon po sa aklat ng Hebrews, chapter 13, verse 5, sa huling saknong, never will I leave you, nor forsake you. Mayroon tayong Diyos na maasahan. Mayroon tayong Diyos na ating karamay. Naranasan ba ninyo na magkaroon ng mga problemang bigat at ang pakiramdam ninyo ay wala kayong karamay, wala kayong kaagapay? Pihado, hirap na hirap po kayo. Anong pakiramdam ninyo pag kayo ay may problema at naranasan yung karamay? Di ba gumagaan ang ating pakiramdam? Kapag mayroon tayong karamay, di ba ang pakiramdam natin secure tayo? At minsan tayo naghahanap ng karamay sa ating mga kaibigan, sa ating mga mahal sa buhay. Pero minsan, yung kanilang pagdama ay hindi natin lubos na maranasan. Ngayong umaga, meron akong magandang balita sa inyo. Mayroon tayong karamay. At hindi na tayong pababayaan. Hindi na tayo iiwan. Nais mo bang maranasan siya? Nais mo ba magkaroon ng karamay? Sa panahon na ito na meron kang sakit? At ang sakit mo, pakiramdam mo, wala ng pag-asa? Sinabi ng doktor na ikaw ay mamahinga na. Umuwi na lang sa bahay, itayin ang kamatayan. Anong pakiramdam nyo? Parang wala ng pag-asa. Huwag tayong umiyak, huwag tayong malungkot. Kung sinabi ba ng doktor, wala ka ng pag-asa, sa Diyos may pag-asa. Lumapit ka sa Kanya, ikaw ay Kanyang sasamahan. Siyang matibay mong karamay. Sa katunayan, nagbayad siya. Doon sa krus ng Kalbaryo, sa lahat ng may sakit at karamdaman. Anong sabi niya? Sa mga latay niya, tayo ay nagsigaling. Siya yung matibay mong karamay, kaibigan. Sa gitna ng iyong sakit at karamdaman, mayroong katiyakan ng kagalingan. Parang sa oras nito, mayroong kang problema sa pera. At ang problema mo ito sa pera, tila baga, natitingin mo, dumidilim ang lahat, walang pag-asa. Well, I have a good news to you. Mayroong kang karamay pagdating sa pamimera. Kaya kanyang tulungan. Sa katunayan, ang Panginoong Jesucristo, maliwanag sabi sa Biblia, bagamat siya ay mayaman, siya ay nagpakaduka upang sa kanyang karukaan ay magsiyaman tayo. Gusto mo ba ng karamay sa problema ang kinakaharap mo financially? Ngayong matindi ang ating kinakaharap ng problema sa pandemic na ito, kung hanap mo'y karamay, si Jesus ay matibay na karamay. O maring meron kang problema sa pamilya, ikaw ba'y naghahanap ng karamay na magbibigay sa iyo ng solusyon sa gitna ng iyong problema sa pamilya? Well, I have a good news to you. Si Jesus ay matibay at mahusay na karamay. Nahihirapan ka na ba? Nabibigatan ka na ba sa iyong problema? Ano sabi niya? Tumapit tayo sa Kanya. Tayo nahihirapan at bibigyan niya tayo ng kapahingahan. Maniwalag yan sa aklat ng Matthew, chapter 11, verse 28. At anong sabi niya at paanyaya? Ngayong umaga, lumapit tayo sa Kanya, bigay natin ang lahat ng ating kamalisahan sapagkat ipinagmamalasakit niya tayo. 1 Pedro 5:7. Kung tunay na naghahanap ka ng karamay, si Jesus ang matibay na karamay. Maraming salamat, magandang umaga po sa inyong lahat at nawa po, masumpungan mo ang matibay at mahusay na karamay na hindi Kanya pababayaan. Magandang umaga po sa inyong lahat.